hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe naman po kayo. Please lang po mag-subscribe kayo para lumaki naman yung mga subscribers ko. At saka huwag kalimutan mag-comment. Kasi pag nagko-comment kayo mga kaibigan, mas maganda para nakikita ko kung ano yung mali ng vlogs ko. Ano yung dapat natin i-vlog muli. Kasi pag may nakikita ko dyan ng comment na negative or positive, napapaganda na i-improve ko yung vlogging ko. Magandang umaga sa ating lahat. Ang pagkikwentuhan natin ngayon kay about BBM. Sa palagay ko, wala nang makakapabagsak pa kay BBM. Kasi nakikita naman natin, di ba, sa mga suporta na ibinibigay ng taong bayan sa kanya. Sa aking palagay, siya talaga yung ano, magiging pangulo ng Pilipinas sa darating na eleksyon. Unang-una sa lahat, kung bakit hindi siya mapabagsak, plataforma, mga kapatid. Di ba? Sino bang may pinakamagandang plataforma sa kanilang mga kumakandidato ngayon? Wala, di ba? Si BBM lang ang may magandang platforma. Nakikit naman natin sa mga speeches niya, di ba? Mga talumpati niya, kabawat karaban na umatin siya. Ang mga sinasabi niya lahat, puro sa, para sa mga mahihirap, puro sa bansang Pilipinas. Hindi lang sa mga mayayaman. Inuunahin nga niya yung mga magsasaka, mga OFW, mga nagugutom, internet infrastructure, yun ang mga unahin niya. Kasi nakikita niya na mga mahihirap, mga kababayan, lalo pang naghihirap, lalong nababaon sa utang. Kaya yun ang isang dahilan kung bakit sa palagay ko, si BBM ay hindi siya mapabagsak kahit sino man sa kanila. Ang isa pa kung bakit hindi siya mabagsak, palagi ko yung utak, yung brain ni BBM. Sino pa ang sa kanila ang yung pag-iisip ni BBM ay napakaganda? Nakita ba natin na sumagot sa mga binabato sa kanya? Hindi, di ba? Parang cool lang siya eh. Chill lang siya mga kabarangay. Hindi siya sumasagot sa mga kung ano-anong mga bagay na binabato sa kanya. Lalo na yung mga bias na mainstream media dyan, yung mga bias na reporter. Hindi sumasagot, pinabayaan lang niya kasi may utak siya eh, matalino. Alam niya yung gagawin niya, kung paano siya umangat. Kung ibang kandidato yan ang batuhin mo ng dumi, palagay mo kaya hindi sasagot? Siya neighbor, saan mag-provide kayo ng video na mayroon siyang sinagot na bumato sa kanya ng dumi? Wala, di ba? So, palagay ko, wala na, hindi na siya babagsak talaga. Tapos yung mga disqualification case, cancellation case laban sa kanya, palagay nyo ba mag-tatagumpay yung mga yon? Just in case, mga kabarangay dyan na si BBM ay ma-disqualify or baka sa oras ng pagbasa ng COMELEC ang kanilang final decision. Alam nyo? Ang daming tao na sumusuporta kay BBM sa NCR. National Capital Region, di ba? Ang daming maka-BBM dyan. Nakita lang natin yung caravan sa Quezon City. Na halos yung Commonwealth area ay punong-puno. Kasi nga naman, may mga politiko dyan, lalo na mga mayor dyan, na ayaw payagan na magkaroon ng rally or pagtitipon sa isang lugar dyan sa Maynila. Gusto pa nilang matraffic yung mga ibang tao, nandamay pa sila ng ibang tao na dapat walang traffic sa Commonwealth. Yan tuloy, nagka-traffic-traffic, tapos yung mayor ata yan nagreklamo kung bakit
nagkaroon ng traffic, eh normal kasi yung ang ginawa nila, hinarangan nila yung ano, permit ni BBM na mag-rally, hinarangan nila yung request ni Congressman Defensor, Mike Defensor na mag-rally doon sa Quezon City Circle. Kaya yun nangyari, nagka-traffic-traffic tuloy. Hindi, kon naman yan eh, mga kapatid. Yung Quezon City Circle is public property. Mag-play safe kayo mga mayor kung mayroong ganyan na humihingi ng permit sa inyo para mag-rally or mag-caravan. Dapat payagan nyo na kasi hindi nyo alam. Mamaya baka lulundag rin kayo sa ibang sa kanyang partido para makahingi kayo ng tulong, ng suporta sa national government. Dapat mga local government, mag-isip-isip kayo mga kapatid. Naman tayo magpipirmanente sa panunungkol natin sa mayor. Mayroon namang expiration yung kwan natin. We can only serve as a local government for 3 years. Then, another ano, file of candidacy. Kung ma-elect ka ulit, another term mo. Kung ma-elect ka ulit, another term. But, you can serve only for 3 terms. Yan ang tandaan natin, mga local government. Kaya dapat, mga ganyan, pagbigyan na. At yung mga disqualification case pa, let's say, yung nga kanina, yung topic ko kanina, yung tungkol lang ito, na just in case na i-disqualify si BBM or i-cancel yung COC niya, palay ko, mahirapan. Bakit? Kasi, di ba sabi ko nina, ang daming sumusuporta sa kanya sa NCR. Tapos, yung mga kompa, malapit na probinsya, di ba? Cavite, kulad ng Cavite, Bulacan, Pampanga, Tarlac, baka hanggang Pangasinan pa, Laguna, ano pa, pag yun nagsama-sama at sumugod sa Manila sa opisya ng COMELEC kung sakaling i-disqualify o i-cancel yung COC niya, ayawan ko lang, baka ano na mangyayari, baka mas masawal pa sa people power nung id sa uno. Kaya dapat tignan natin yung survey, tignan natin lahat yung mga pangyayari ngayon na si BBM, hindi naman nag-invite yan ng mga magra-rally, hindi naman sila nag-organize. Di ba? Ang nag-organize talaga yan yung mga supporters niya, mga kababayan. Sila ang lumalakad ng mga permits, lahat na. Hindi si BBM ang nag-invite, hindi pa natin nakita siya na nag-invite. Di ba? Wala, as in wala. Tapos yung pundo ng pangungumpanya, sa palagay nyo ba, ikaw mayaman, billionaire ka sa Pilipinas, multi-billionaire ka sa Pilipinas, sa palagay mo ba, suporta mo ba si kung sino-sino, napaka nandun sa one digit lang ang survey? Palagay ko hindi. Kung akong bilyonaryo at may interest ako sa mga business, di ba? Sa mga businesses mo. Gusto mong, you know, palawakin pa ang suporta ng gobyerno sa'yo dahil sa mga businesses mo. Dapat sumuporta ka sa malakas. So, ngayon yung ngayon, yung bibigyan mo ng pundo, buhusan mo ng pundo yung malakas na survey. Para sa ganun ay mga business mo ay manatili. Ganon ang gagawin ko kung ako. Kaya sa ngayon, nakikit natin na ang pundo ay bubuhos na siguro kay BBM. Yan ang nasa isip ko. Yan ang opinion ko lang ha. Kasi ganyan naman ang politiko sa Pilipinas. Kahit saan. Kahit naman sa Amerika, ganyan din ang politiko. Kung saan ang malakas, yun ang binubuhusan ng mga mayayaman na negosyante ng pundo. Para sa ganon, yung mga interest nila sa gobyerno ay makukuha nila. Once na pumasok yung kandidato nila, di ba? So, ganun talaga yung kalakaran sa politiko kahit sa ambansa.
So yan mga kabayan, yan muna ngayon ang pag-uusapan natin. Sa susunod naman yung iba na yung gaano kalakas talaga si BBM. Kung bakit gustong gusto siya ng taong bayan. Dahil sa plataforma, yung utak niya, hindi siya against sa mga mahirap. Hindi niya minamata yung mga mahirap. Instead, tinutulungan niya. Nakita lang natin yung angkas riders. Sinong sumuporta sa mga angkas riders noong dapat ay ipahinto yung mga angkas riders, papahinto ng LTFRB. Di ba ang nagtanggol sa kanila? Si BBM at saka si Amy Marcos, si Adora Amy Marcos lang. Wala nang iba pa. Kaya, so salamat sa lahat sa pakikinig sa aking vlog for today. George R. Vlogs po lamang. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe naman po kayo. Please lang po mag-subscribe kayo para lumaki naman yung mga subscribers ko. At saka huwag kalimutan mag-comment. Kasi pag nagko-comment kayo mga kaibigan, mas maganda para nakikita ko kung ano yung mali ng vlogs ko. Ano yung dapat natin i-vlog muli. Kasi pag may nakikita ko dyan ng comment na negative or positive, napapaganda na i-improve ko yung vlogging ko. Kaya please lang po mag-comment. Again, mag-subscribe. Saka huwag kalimutan pindutin yung bell dyan. Notification bell. Para pag mayroon akong bagong vlogs ay manonotify kayo. At kung minsan nagla-live stream ako, manotify din kayo. Yun, salamat ng marami. God bless us. Stay safe and healthy. Sumunod sa mga government protocols regarding sa COVID-19 para manatili tayong malusog, mga kababayan. Salamat po, George Alblags.